Yun, so magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag reshape, maglaba at magtanggal ng stain sa mga hats nyo na puti. So medyo pagdating sa mga puting cups, medyo challenging ang paglalaba kasi nga dahil dumihin ganyan at madaling kapitan ng mancha. Pero may tuturo ako sa inyong technique ngayon kung paano nyo matatanggal yung mga stain. Medyo delikado lang yung technique pero kapag nagawa nyo ng maayos, talagang magmumukhang bago yung mga hats nyo. So meron tayo ditong dalawang cup. Ayan, galing to sa client natin. Mamaya i-shoutouts ko na lang kung kanino galing yung cups. Kung makikita nyo, meron tayo ditong Michelinness na Los Angeles Lakers. Meron din tayong Nike. Both snapback to mga tola at both legit. Ayan, eto nga, faded pa yung brim. Pero hindi na natin gagalawin yan kasi hindi naman na gusto ni client. Ang gusto lang ni client, malabhan, matanggal yung mga stain at mahulma yung cup niya. So, eto ipapakita ko sa inyo mga kapatid yung problema dito sa Lakers. So, kung makikita nyo mga tol, medyo may pagka madilaw na yung ibang parte ng hat. Ayan, meron pa siyang stain dito. Hindi ko alam kung kalawang yan o mancha na talaga. So, eto rin, medyo madilaw na din yung part niya dito. At dito din, no. Tapos eto din yung sweatband niya. Ayan, kailangan na rin nating paputiin. Ganun din tong Nike natin mga kapatid, no. Kung makikita nyo, halata na dito yung mancha. Hindi ko alam kung ano yan, kung pagkain ba yan o kung saan siya dumikit. So legit na Nike itong mga tool, kaya kailangan maging maingat tayo. Kung medyo kinakabahan pa kayo, no, huwag nyo munang subukan sa legit na cup. Practicein nyo muna dun sa mga replica. So ang talagang kailangan lang natin gawin dito mga tool, etong mancha na to. Aalisin natin yan. So yun, ituturo ko sa inyo yung technique kung paano nyo lalabhan, huhulmahin at tatanggalan ng mancha itong mga puting cups na to. So ang mga kailangan nyo lang, una sa lahat, syempre kailangan nyo ng hulmahan. Ayan, meron ako ditong DIY lang na hulmahan. Pero marami kayong mabibili online sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, sa Facebook. Ito, ginawa ko lang siya gamit lang ang bote ng mineral, packaging tape, tsaka tela. So ito lang ang gagamitin natin ngayon. At syempre, isa pang mahalaga, kailangan nyo rin ng neto, faultless spray. So ito yung ginagamit namin na pampatigas ng tela, lalo sa mga cups. Ayan, pwede rin siya sa mga dikis nyo. Nakakatulong siya na magbalik ng crispiness ng sombrero. Next, syempre kailangan nyo din ng plancha. Kung meron kayong steamer, yun na yung ginagamit ng mga bagong nagre-restore ngayon, steamer. Pero ako, mas gusto ko pa rin gumagamit ng plancha kasi old school, tsaka mas komportable akong gamitin to, no. Ito talaga walang mintes. Syempre kailangan nyo din ng dishwashing liquid. Yung iba ginagamit nila shampoo. Pero ako, mas okay akong gumagamit ng dishwashing liquid kasi kapag yung iba, pag ginamitan nyo ng sabong panlaba, masyadong matapang. Minsan kahit anong banlaw nyo, nandun pa rin yung sabon. Ang sumatotal kapag napawisan siya, medyo may amoy, medyo kulubang amoy. Ang dishwashing, madali siyang banlawan, nakakatanggal ng dumi, at napapabango niya rin yung hats natin. Next, syempre kailangan nyo ng pambrush para sa mga singit-singit ng cups natin. Ayan. Second hand na toothbrush lang gamit o bago, walang kaso po yun. Sa pagbabrush, kailangan dahan-dahan lang mga tol, huwag pumadiin kasi maghihimulmul yung mga tela ng cups. Sobrang gaan lang dapat ng pagbabrush natin. Siyempre, kailangan nyo ng bulak o kahit tissue. Ito yung gagamitin natin pang takip dun sa mga part na ayaw natin malagyan ng bleach kasi mamaya gagamit tayo ng bleach. Bulak o tissue kung saan kayo komportable mga tol, mamaya ipapakita ko sa inyo kung para saan to. At next, ito importante to sa lahat, cotton buds. Mas makokontrol nyo yung dami nung ilalagay nyong bleach sa cup. Ang madidikitan lang yung gusto nyo talagang tamaan naman siya. So wala nang madadamay, mas magiging maingat po yung paggamit nyo nung bleach para matanggal yung stain. Ang pinakahuli, syempre ito. Meron tayo ding bleach. Meron tayo ditong bleach. Ayan, Zone Rocks na bleach. Ito yung gagamitin natin pantanggal ng stain.
Again, ulitin ko mga tol, napakadelikado nung gagawin natin kasi syempre matalsikan lang ng konti yung mga parte na may kulay, masisira na yun. O mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagamitin. So ayan yung mga kailangan, yung mga utula. Ililista ko na lang sa description natin lahat. Ayan, kapag kompleto na yung mga materials nyo, ayan, pwede nyo nang unahin. Eto, talsikan tong ano natin, tong mga stain natin na tatanggal. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gagawin yung proseso. Tapos pagkatapos nyo syempre lagyan itong mancha natin ng bleach, syempre rerektahin natin syang labhan. So yun, pakita ko na sa inyo yung proseso mga tol. So mga tol, unahin natin gamitan ng bleach yung mancha. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nyo gagawin. So kumuha lang kayo ng takip ng soft drinks nyo, ano, kahit na anong pwede nyo paglagyan ng konting bleach lang. So yan, kukuha tayo. So, talagang konti lang mga tol, konti lang kailangan natin. Kuha lang kayo ng isang pirasong cotton buds. So unahin na natin tong Lakers, no. Ito lang naman ang mancha niya. May konti lang dyan, no. So kuha na rin kayo ng bulak o tissue. And so ang gagawin nyo lang mga tol, para matanggal yung mancha, isasawsaw nyo lang yung dulo. Konting-konti lang. Tapos, etong bulak or tissue, ilalagay nyo dun sa ilalim nung mancha para hindi siya tumagos. Ayan, kapag okay na, kapag nakapwesto nyo yung pang-protection nyo, ayan, medyo nalagyan ko na kanina ng konti, tapos hindi nagre-record, ulitin ko na lang para makita nyo kung paano. Ayan, kanina diba may dilaw dito? Ayan, lalagyan nyo lang. Didikitan nyo lang ng cotton buds. At, mawawala na yun agad-agad. Nasan nyo na lang para matanggal yung sobra kasi hindi, para hindi siya humawa sa iba. Dikit nyo lang ng ganyan mga tol. So yun lang. Tapos next natin yung ano mga tol. Iwanan nyo muna, mamaya lalaban natin yan. Next, etong Nike. Ito medyo halatado yung ano niya, yung mancha. So ganun ulit mga tol. Tabunan nyo lang yung ilalim, tissue o bulak. Tapos siguraduhin nyo na hindi tatamaan to, ha. Siguraduhin nyo hindi tatamaan yan tol. Ingat-ingat na lang kasi mayayari kayo dyan. So sausaw nyo ulit yung buds dito sa Sonrox natin. So pag ready na kayo, dampi nyo lang. Ingatan yung tamaan nyo, hindi dapat tamaan mga tol. Yan, kung makikita nyo, nagbabago yung kulay niya. Natatanggal yung paninilaw. Pag medyo madumi na yung buds nyo, lipat nyo na sa kabila mga tol. Huwag nyo tipidin yung buds. Ang kapalit naman yan, matatanggal yung mancha nung sombrero nyo. Ayan, nakita nyo kung paano matanggal mga tol. Ganun lang kasimple, basta mag-iingat lang kayo. Ayan, so ganun lang mga tol. Ganun lang ka basic. Basta practice lang muna kayo dun sa mga replica. Para hindi kayo makadisgrasya ng cup ng iba. Ayan. Mas okay nang yung cup nyo yung madisgrasya nyo. So ayun, yun lang yung issue. Nakikita nyo, nawala agad. Hindi pa natin nalalabhan. So ang next step dito, lalabhan nyo na mga tol. Punasan nyo lang ng konti yung sobra, yan, para walang humawa-hawa dito sa embroid. Tapos pwede nyo na siyang labhan. Pwede nyo ibabad ng 30 minutes. Brushin nyo ng marahan. Tapos pwede nyo ibabad ng 30 minutes para matanggal yung mga tinambayan ng pawis. Tapos pag napatuyo nyo na, ay pag nabanlawan nyo na, pwede nyo patuyuin. Tapos ready na sa hulmaan yan mga tol. Pare, kapatid ng turingan, walang mayaman o mahirap, lahat ay pantay-pantay, walang pwedeng maiwan sa pag-angat, sabay-sabay, dating maliit na kampo, ngayon tuluyan na lumawak, pakikisama. Ayan, at siya nga pala mga tol, pag sinampay nyo na, huwag nyo siyang ibibilad sa araw kasi kukupas yan mga tol. So yun. So kapag napatuyo nyo na yung cup, eto, for example eto, medyo hindi siya tuyong-tuyo, medyo basa pa siya na konting-konti. Pag ganun kasi mas madali siyang hulmahin.
So kapag semi 2 yun na siya mga tol, pwede na natin hulmahin. Unahin muna natin tong Nike na cup. Lagi niyong unahin yung loob mga tol. Yan, tapos pag okay na, papasok niya lang siya dito sa pinakahulmahan natin. Ano lang lumawak, magagandang adhikain. Tuloy-tuloy pa rin kahit ano man ang sapitin. Aangat na nga, angat ilang. Yan, so tapos na nating labhan at i-reshape yung mga caps. Natanggal na rin natin yung mga mancha. Yan. So dito kasi ang gusto ni customer dito is flat brim lang, no? So iwanan na natin ganyan. Kanina pinlansya na natin. Pero dito kasi sa Lakers, pinapakurba niya. So okay naman na yung ganito, pero mas okay kung meron kayo nung ito yung pangkurba. Ito. So lalagyan nyo lang siya ng ganyan. Ayan. Pasakan nyo lang ng ganyan mga tol. Habang pinapatuyo nyo. Para kurbado siya. Sprayan nyo na lang din ulit. Para sure ball. Ayan. Tapos iwanan nyo lang ng ganyan. At yun na mga tol, yung pag-re-restore natin ng hats. Sana nakatulong sa inyo. Ganyan na lang siya mga tol, hintayin nyo na lang na matuyo. Siguro mamaya ipapakita ko yung final result. Pero yun, sana nakatulong yung video na to. Kung may natutunan ka tol, make sure na i-like mo, i-share mo, at mag-subscribe ka sa channel na to para sa mga iba pang restoration tutorials. Ayan mga tol. So hanggang dito na lang, ipapakita ko na lang yung final result sa inyo mamaya. At maraming salamat sa panonood. Peace out. Sama ang dala, kahit saan mapapunta. Iba't ibang mga layunin, ngunit nagkakaisa. Pantay-pantay ang turingan, walang mahina malakas. May kanya-kanyang galaw, lumalaban ang parehas. Bawal dito ang maarte, hustle hard sa diskarte. Wala ang maiiwan, sama-samang aabande. NPCC, isang solidong samahan. Di lang basta cup, kay magkakapatid ang turingan. Isa sa pundasyon ng mga kolektor sa Bulacan. Isa ang hilig, kaya lumawak samahan. Ligaya ng kaalaman, respeto sa isa't isa. Ang aming pinailan at palitan ng suporta. Dito ang